Well, kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat. No, araw po ng Biyernes po ngayon ay October 11, no? So, mas mabilis po yung panahon, no? So, kumusta po yung ating mga sulinting pamilaw sa oras na mga ito? At ang oras po natin ay 9:38. At kumusta po yung ating mga sulinting pamilaw? Lalo po dyan po sa Lugan. At kahapon po ay naging talamitan po natin po yung ating barangay captain na ngayong DCO also, no, ay mayroong award po noong dahil finalist po yung ating lupong tagapayapa dyan po sa Lungan, sa National, no. So sila po ay pupunta po doon sa Manila, no, at upang tanggiligin, no, tanggapin po yung award, no, at least na ang piliin po at naghihintay po tayo na sana po ay magwagi, no, ang ating Lungan na siya po ang nananalo po sa Karaga sa regional search, at ngayon ay naging pangatlo po sila, no, isa, dalawa, tatlo, ibig sabihin itong tatlo na ito kung sino po ang magugi doon sa sinasabing search, no? Sa pinakamahusay na magkasagawa po ng lupong tagapayapa, no? So, ganun po yan. At ang ating tabayan po dahil na sinasabi po ni Barangay Captain Enriquez ay magkaroon po ng press conference. Ibig sabihin sa pagpakilala na ang Lungan isa sa mga naging bahagi sa national picture, no, yung pagpili ko yung tinatawag na lupong tagapayapa dito po sa ating bansa. Sa ating mga kaibigan, no, yan po sa Binubisa, Gusan del Norte, sa Sibagat, at ibang mga lugar sa Carmin, ay medyo may nahinak po tayo doon, pero nakarating, no, lalo po sa mga cellphone ay nakukuha po yung ating DSK 90.1 FM. So, kumusta po? Kumusta po lahat, no? Ay araw po ng Biyernes po ngayon ay October 11, 2019, at sana po ang grasya ay suficiente po sa ating mga viewers, no? Sa Facebook at ganun pa man sa YouTube ang pamilya po ang Virgie Leta dyan po sa Japan at mga kapatid pa, at kumusta, magandang umaga po sa inyong lahat po dyan sa Kuwait, no? At naroon po yung ating mga kababayan na tinutulungan po natin sa bakas ng kahapon, no? Naroon pa po. At sa Dubai, no? Nandun po si Emily na taga San Luis, Emily. Nakalimutan po lang saan, no? So, yun po yung ating mga, marami po tayong mga tinulungan po na magka trabaho sa iba rin dagat bilang OFW at sa pamagitan po ng ating ipilan sa dxka at sa ating patutunan bakas ng hapon naging bahagi po tayo sa kanila at hindi sila nakakalimot po sa atin, ano? So yun nga na pagsan-linsan ay nadahanap po sila sa ating patutunan para kahit papano ay masaliwa po nila
na kung wala pong bakas ng tapon, way back 2012, doon po sa isang radio station, ay maaari mo lang. Kasalamatan po nila po yun. Ganun po siya, no? So, yun. Ay, sa ating mga balita, no? Marami tayong mga balita po ngayon. Prisman student itinumba sa gate ng school. Ako. At 16 na-raid, isang bumabae na sa gate, tatlong Koreano timbog. At apat na pusin ang laban, tudas, ginang niratrat sa mismong bahay, ex-kagawad Lady Trader, nilikida. Police Batang Sengkwentro versus NP Rivers. Bagong layas sa druga, utas sa bypass. Ako. At 24 na mantid sa batas na nakip sa Cagayan. At Albayandi hindi nag-resign, sabi po sa PNP. Tinasahan po yung worst traffic sa Metro Manila ay maramdaman sa Nobyembre. Five victims sa mas gusto makita ni Senator Go. At ang sabi po dito, Mayor, Chairman, pulong sa 10 taon. So yan po yung mga bahagi po ng ating mga kasayuran na tinaipusin po sa pilang sa dxka sa ating palatuntunan bukas ng kapon. Samahan niyo po ako, no? At quarter 12 ay tayo po ay dadalo sa isang press conference ng Department of Health diyan po sa isang hotel dito po sa ating syudad. So quarter 12 ay inibitan po tayo dahil ang stool si merong lunch para sa isang press conference na ginaganap diyan po sa isang hotel dito po sa Butuan City. So tayo po yung mawala, pero magpatuloy po ang ating palatutunan sa pamagitan po ng mga witing pinipili po ni Jun Revolution kasi siya po ang kasama natin sa mga state control. Sa lahat pong nakikinig po ngayon, pasalamatan natin Panginoon dahil siya po ang importante sa buhay po natin. Ano ho? Ang ating buhay ay pansamantalang hinawakan natin, pinagkaloob sa atin. So kailangan natin purihin, pasalamatan ng Panginoon sa kanyang patuloy po na kresya na suficiente sa buhay po natin na meron po tayong buhay sa kasalukuyang mga oras na ito. Thank you.
14 minutos bagus mapik mga students sa ano po ng Biyernes po ngayon at ang ating matutugin ay mga Christian songs, no? At para po ito sa ating mga taga-subaybayan ng mga Kristiyano at gustong talaga ang kanilang ipaminawan, no? Kanilang pinapakinggan ay mga Christian songs. So binigyan po natin ang pansin po ito doon po sa kahilingan po ng isang Christian group na kung maaari ay mayroong mangwiting spiritual, no, sa simbahan ay kanilang mapakinggan dito po sa ating kapatuntunan sa bakas ng kapon. So binigyan po natin ng tuwing Biyernes at ang kapalo po yun, no? Pero ang sabi nung mayroon pa tayong activity doon po sa Artadi, magsasabi sa Resurrental. So hindi po ako makarating. But anyway ko nga, mayroon po ang flight report ay pwede natin gagawin po yan, no? At dahil yan po ay ating oras po yan, wala na sa 9:30 hanggang ng slow sa media. Isa manong big news ang gumagalat sa balita sa tungkol sa media na nagbitiw na sa pwesto si PNP Chief General Oscar Aliandi matapos maliin sa kontrobersyal ng pampanggadlang ring noong 2013 na pinangunahan ng mga tinanggalan ng media cops. The PNP dispels the rumor circulating in social media that the PNP Chief Police General Oscar Aliandi has resigned from his post by the PNP spokesman, Police Brigadier General Bernard Abana. Una nang sinabi ni Aliandi na mag-retail na siya sa serbisyo sa darating na November 8. Sa isang pahayag, binigyan din ni Aliandi na kanyang nang ipaubaya kay Pangulong Duterte kung ano ang magiging desisyon nito at kung tatanggalin na siya sa pwesto. Tinawag din ni Aliandi na smear campaign o panira lamang sa kanya ang mga kumakalat na text message na siya ay nagbitiw na sa pwesto. I question the timing of this attack and smear campaign against me until now, despite the Senate hearings conducted, no hard evidence was ever presented showing that I was involved in the drug raid in Pampanga in 2013. All statements made remain allegations, insinuations, and unsubstantiated bahayag niya. Magugulitan na ibinanyag ni dating CIDT Deputy Director General Rudy Jacqueline sa Senado na tinawagan siya ni Aliandi to organize sa investigasyon sa 13 media camps na dating niya mga tauhan. Ayon kay Jacqueline, sinabi raw ni Aliandi na kunti lang ang nakuha niya sa sabit. Itinanggi naman ni Aliandi na tumawag siya kay Lakadin. Nanigan din ito na walang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa illegal drugs na nakikinabang sa kainahinalang drug operations. Hindi raw niya kaibigan si Lakadin pero naging franchisee ito sa kanilang water repairing station business ng taong 2011. Sinabi pa nito na ang mga dating official ng PNP na nagdadamit sa kanya sa Agaw Patoy Scheme ay nanilbihan daw sa dating administrasyon. Lanong sampahan ang kaso ni Aliandi si Alakadin dahil sa pasingaling umano dito sa Senado. Mas makararanas pa ng pinatamaralan traffic ang Metro Manila pagpasok ng buwan ng Nobyembre. Babala ito ni Calapan City Representative Edgar Irise sa Metro Manila Development Authority as a Department of Transportation o DOTR. Sinabi ni Razi na kung matindi na ang naranasang traffic ng mga commuters at mga motorista ngayon, asahan pa ang worst traffic situation pagsapit na lamang noong linggo ng November. Ito ay dahil na rin sa nalapit na Southeast Asian Games na gaganapin sa bansa sa November 30 at ang Christmas rush na papalapit na sa Disyembre. Sa tayo manon ng EMDE, malagdagan ng 10% pa ang volume ng mga sasakyan sa EDSA at tiyak na kamimisto ng parking space ang mga pangunahing lansangan. Konso nito kaya muling giniit ng kongresista na dapat ipagbawal tuwing rush hours ang mga private vehicles sa EDSA.
paliwanag ni RSC, ito lang din ang mabilis, epektibong paraan para matulungan ang mga commuters ngayong Christmas season. Mabulitan na pinotakti ng negatibong komento mula sa mga private car owners si RSC dahil sa kanyang panukala. Tiyak ni President sa spokesman ng Sagrado Panginoon na walang media coverage ang gagawin niyang pag-commute sa pagpasok sa Malacanang iyong Biyernes. Aniyam, hindi bago sa kanya ang mga commute dahil uli niya ginawa ito, may dalabuan na ang nakaraan. Yung acceptance just to show to them na hindi totoo yung sinasabi nila na hindi tayo naghihirap. Lahat tayo palaging tatamaan ng paghihirap ng iba, sabi ni Panelo. Unang inamon ng bayan, anak bayan at bayan mo na si Panelo na subukan itong sumakay ng jeep at magipagsiksikan sa LRT para maranasan ito ang kalbaryo na dinaranas araw-araw ng mga commuters. Hindi naman nagbigay ng detalye si Panelo kung anong oras o saan siya magmumula para sumakay ng jeep at LRT2. Bukod kay Panelo, inamon din ng grupo ng subukang sumakay sa mass transport system tuwing rush hour sa loob ng isang linggo kasi na Presidente Duterte, Transportation Secretary Arturo Tugali at Metropolitan ng Manila Authority spokesperson si Lini Pialago. Magunitang sinabi ni Panelo na dapat daw maagang ulis ang bahay ang mga commuters para hindi sila mali sa pagpasok sa trabaho o eskwilahan matapos masira ang LRT2 nang puputok ang power rectifier nito kamakailan na nagdulot ng matinding permiso.